Okay, good evening po. Ako po yung nagbabalik para sa isa na naman ng tutorial. Karugtong po ito nung ginawa nating tutorial last time. Kung mapapansin nyo yung dataset, nandito pa rin siya. Okay nga pala, tingnan nyo po siya. Oh. Si now function, sabi ko sa inyo, di ba? Kung anong araw siya bubuksan, susunod lang siya dito, yung date yan pa rin siya. Kasi nga, naka now function siya. So, ulitin ko, kahit hanggang next year mo ito buksan, mapapalitan lang yung date niyan. Dun sa date at oras kung kailan mo siya bubuksan. Ayan po, tutuloy tayo dito sa dataset ulit na meron tayo. Last time na nag-ano ako sa inyo, na video ako para sa tutorial, hindi ko na isama. Meron pa pala tayong isang pwedeng gawin dito. Kung naalala nyo yung concat function, yung lower at upper function, meron pa pala ako idadagdag. Halimbawa, gusto mo na, halimbawa, na ilagay na natin to sa, ano, diba, sa capitalize. Halimbawa, i-uppercase natin siya. Na. So, upper. Yan. So, yung word, yung kanyang apelyido is capitalized. Insert lang ako ng column. Yan. So, halimbawa, ang data set nyo, natanggap nyo ganyan, naka-capitalized. Tapos, gusto pala, tapos nabura muna, halimbawa, nabura muna to, wala na to. Nabura muna yan. Ang naiwan na lang yung capitalized. Paano pala ibabalikan sa ganitong format? So ito po yung ano niya, yung way kung paano siya gagawin. Tawag naman sa kanya, kapamilya to, kapatid po ito nung ano, mga kapatid po ito nung upper tsaka lower function. So ito naman babalik natin siya sa proper. So equal sign. Okay, type in proper. Okay, proper. Tapos sunduin natin yung cell na ipa-ano natin, i-ayos natin. Okay? Tapos i-close din, hit enter. Okay? So, ganun lang po siya mangyayari. Babalik na siya sa dati. Okay po? So, ganun ulit. Pag nagawa mo isang formula, copy to all by double-clicking yung kanto na ito. Palabasin nyo lang yung ganyang itsura ng cursor. Okay? So, tago natin to. Hindi natin siya kailangan ngayon. Okay. So, dito tayo naman ngayon sa tawag niyan sa contact information, contact number ng estudyante. Okay, usually po, pag 'di ba, magbibigyan kayo ng contact number ng bata, 0919, etc., etc. Tapos, ita-type niyo 'yan, 'di ba? Bawa. 0945111888888. Tama ba 'yung ano? Sobra yata. Bawa. 09 19 1 2 3 4 5 6 7. Okay? So, pag nag-hit ka ng enter, kung mapapansin ninyo, walang 0. So, incomplete yung inyong information. So, paano nyo po gagawin na mag-a-appear yung 0 dito sa unahan ng 9? Okay? Kahit i-ano natin yan, i-edit natin, nawala yung 0. Pero nung in-input mo naman, may 0, di ba po? So, tapos nung nag-hit ka ng enter, wala. So, paano natin gagawin yan? So, ulit, lagay natin dyan. Tapos, i-ano natin yung... Okay, so lalagay natin dito yung cursor. Okay, yung cursor natin nandyan. Tapos, mag-apostrophe tayo bago yung 0. Okay, apostrophe 0. Okay, pag hinit mo yung enter, may iwan yung 0 dyan. Okay, so yan na siya magiging... may 0 na yung value niya, yung kanyang text dyan. Okay, so kahit i-edit mo yan... Okay, so yun na siya. Meron ng 0. Okay, so ganyan po ang gagawin nyo kada magta-type kayo ng gusto nyo mag-appear yung 0 sa harapan. Kasi yung iba, ulitin ko, pag nag-type 09231234567, magtataka sila pag pindot nilang ganyan, walang 0 sa unahan. Although tinype nila. Ulitin ko lang po, ang gagawin nyo lang is apostrophe, then 0. Then, enter. Okay? So, lalabas na po dyan yung 0 sa unahan ng contact number. Okay? So, sana po na may natutunan tayo dito sa maiksing tutorial natin ngayon tungkol sa yun, yung binalikan ko yung ano, yung proper function kanina at saka yung paglalagay ng 0 sa unahan ng value, sa unahan ng number. Okay? Kasi usually talaga, pag naglagay ng 0, parang
parang sinasabi niya Excel, o zero na yun, wala nang value, huwag natin pakita. So, pero kung gusto niyo lang makita yung value na yun, lagay natin sa. Okay? So, that's all. Thank you.